Second chapter, cuddle. I really wanted to cuddle. Nagpaulit-ulit iyon sa isip ko na parang mantra habang nakahiga ako sa sofa at nakatingin kay Trey, na pinupunasan ng basahan ng coffee table. May lagnat kasi ako kaya after ng class niya ay dinalaw niya ako sa condo ko para ipagluto ng soup. Katatapos lang niya akong pakainin at ngayon nga ay nagliligpit na siya. Tumigil si Trey sa pagpupunas ng mesa nang maramdamang nakatitig ako sa kanya. Do you need anything, Bomi? Tanong niya sa mahinang boses saka nag-iwas ng tingin. Are you still hungry? Umiling ako, saka hinila ang comforter hanggang leeg ko. Nilalamig ako kasi ang lakas ng AC. Hindi ko naman mahinaan kasi alam kong madaling mainitan si Trey. Super rare niyang bumisita sa condo ko kaya ayokong sirain ang ambience. No, I'm not hungry. Gusto ko lang sabihin na hindi mo na kailangang maghugas ng pinagkainan natin. Papunta naman na si Mami dito. My mother was a high school principal and since it's Friday, she decided to spend the weekend with me. Saka ang sabi ni Mommy, kung boyfriend ko nga raw ay inaalagaan ako, siya pa raw kaya na Mommy ko? Nah, I'll wash the dishes. Tanggi ni Trey sa offer kung wag na siyang maghugas. Ayokong madagdagan pa ang trabaho ni Tita Brenda pagdating niya. Nagpout ako. If you have time to wash the dishes, why don't we just cuddle? Medyo kumunot ang noon ni Trey habang nakatingin sa akin. Bomi, you okay? Tanong niya. Tumango ako. I'm fine. Pakikuha na lang si Baby TJ sa room ko after mo maglinis sa kitchen. Alright. Sagot niya, saka tumayo at dumiretso na sa kitchen. Napangiti na ako, saka ina-stretch ang isa kong braso para yakapin ang teddy bear. Naramdaman ko ang pagdikit ng ilong ni Trey sa balat ko. Sa kanya idinikit ang pisngi sa braso ko. Ang init ng pisngi mo, Trey. Natatawang komento ko. Parang ikaw ang may lagnat sa ating dalawa ah. My whole body is burning hot right now. Parang nahihiyang pag-amin niya. Pagkatapos ay marahan niyang pinisil ang baywang ko. Sorry. Napangiti lang ako. Saka pumikit. Understatement kung sasabihin kung masaya akong naiintindihan ni Trey ang gusto ko kahit hindi ako nagsabi. Saka mas nakakakilig na siya ang nag-initiate ng ganitong klase ng physical contact. Ayokong i-pressure siya. O pwersahin na gumawa ng mga bagay na hindi pa niya napaghahandaan. Kaya sumasabay lang ako sa pace niya. And I had to say that even though the progress of our relationship was slow, I was still loving every baby step we made together. Thank you for taking care of me, Trey.